ako. Hi, hello, good morning mga katropa. At nandito po tayo ngayon kasama natin ang isang domestic worker, domestic helper mula sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan isa po tayo sa tumulong sa kanyang pag-rescue at pag-uwi ito sa Pilipinas. Siya po si Miss Susan Patosa, Susan Medina Patosa ng Higakit, Surigao del Norte. Andito po siya ngayon sa opisina ko. At update nga po pala, natawagan ko na yung agency at nakikipag-ugnayan na tayo para maresolba o ano pang mga assistance ang maaring ibigay ng ating ng agency towards dito sa ating kababayan na si Susan. At inaantay ko lang po sa opisina ko yung pagpunta ng representative ng agency. Hindi ko nababanggitin ang agency. At later na siguro kung hindi magiging cooperative, no? So andito po tayo ngayon para interviewin natin si Susan, ang mga nangyari sa kanya sa pag-abroad, no, sa Saudi Arabia. Maging sana ito ay maging guide sa lahat ng mga gustong makikipagsapalaran sa ibang bansa. At ito ang mga maaari, ito ang mga realidad na maaaring mangyari sa inyo kung kayo ay pupunta sa ibang bansa. At ikukwento ngayon sa atin ni Susan yung pagpunta niya sa Saudi Arabia, ng mga naranasan niyang mapait na paghihirap sa ng isang OFW. So Susan, andali, ay lilipat ko lang kay Susan. Andali, antabay lang kayo mga katropa, andali. Okay, Susan, magandang umaga pa sa iyo, no? Kwento mo sa amin, Susan, kung kailan ka, paano ka nag-apply, at anong mga paghihirap mo? Nag-apply ako sa agency ko. Tapos, yan, pinadala ako nila sa Riyadh. Yun ang naranasan ko sa amo ko. Hindi, may pagkulang sa pagkain, pinapatrabaho ako ng ibang bahay. Tapos, yung tulog ko, 4 oras lang. Saka, Ubers ako sa trabaho, kaya humihingi ako ng tulong sa agency ko. Tumulong naman sila. Matagal ako nila rinisyo, bago naman ako nila rinisyo. Marami na naman silang mga sinasabi sa akin na hindi sagabay sa kaanuhan ko, katauhan ko yung mga sinasabi nila. Kaya humihingi na naman uli ako ng tulong sa kanila ni Sir Frank Resma na matulungan ako na makauwi ako kaagad, kasi nandoon nga ako, kinuha naman ako, nagtatrabaho naman ako sa ibang sa bahay. Hindi namang akomodisyon yung tinitirahan ko, kasi dalawang madam yung tinitirahan ko doon. Tapos okay naman ang pagkain ko. Hindi lang ako nila sinasahuran, kasi nandoon na nga daw ako sa agency. Ito yung na-rescue ka na? Oo, na-rescue na ako. Okay, so inaantay mo na lang yung ticket mo at yung flight mo pa-uwi. Okay. Tapos pumunta na kami ng pulo, yun. Sinabi ko na sa pulo lahat-lahat kung ano ang problema ko. Ang sumbong lang doon ng Arabo sa akin na ang problema ko daw, yung lungkot lang daw, homesick. Di, sinabihan ko ang polo, hindi ako nahuhomesick. Kung homesick lang ang problema ko, isang buwan o dalawang buwan umuwi na ako. Sabi ng polo sa akin, hindi yan homesick. Tinanong niya ako kung anong problema ko yan, sinumbong niya kaagad. May ilang buwan kang nagtatrabaho doon sa employer mo, Susan? 16 months. 1 year and 4 months. Okay, ano mga naging problema mo doon sa employer mo? Ang problema ko, ang kain, ang tulog. Describe mo sa akin, ano yung pagkain? Ang pagkain doon sa kanila, palagi lang kubos yun, kubos lang. Tapos may kanin pero walang ulam. Bibili lang silang ng ulam sa isang buwan, 2 kilo o 1 kilong manok, yun lang talaga. Tapos yun, may mga gulay kasi importante rin sa kanila ang gulay. Pero minsan-minsan lang rin bibili ng gulay, mga
nasisira na nga yung kulay nila. Tapos pagka ito yung tulog ko at saka uber nga sa trabaho, nagkasakit na ako, yung opera ko na sumasakit na palagi. Anong oras ka nagigising para natutulog? Natutulog ako alas 12, magigising ako alas 5. Okay, anong ginagawa mo mula paggising mo? Trabaho kaagad, tapos may alaga pa ako ng bata para lahat-lahat na yung trabaho ko doon sa, yun nga, sa bahay nga, tapos... Ilang yung mga inaalagaan mo? Isa lang. Oo. Okay. Nakwento mo sa akin kanina tungkol doon sa baka hindi mo mabantayan yung bata, baka mapano. Oo, yung pinatrabaho ako nila sa nanay niya, yung nanay niya, utos ng utos, tapos hinihingi, ay malapit na nakurintihan yung alaga ko. Kaya sinabihan ko yung amo ko, kasi nagagalit yung amo ko kung bakit daw pinabayaan ko ang amo ko. Sinabihan ko ng mga amo ko na, ma'am, inutusan ako ng nanay mo. Sabi niya, galit na galit niya sa akin, sabi niya, ipapulis kita. Sinabi ko talaga, sige ma'am, punta tayo ng pulis para rin malaman kung anong trabaho ko dito sa nanay mo. Yun, nag-ano ako sa amo ko na parang sinasabi ko sa kanila na bakit ginaganyan niya ako, na yung lahat-lahat ng mga sa kontrata, linalabag nila. Isa lang ang inaano nila, yung sahod ko, binibigay talaga sa pamilya. So yung sweldo mo naman, wala namang problema. So ang problema lang sa'yo ay yung kakulangan sa pagkain, yung pagtulog mo, walang day off. Wala. At yung sobrang trabaho na apat na oras lang yung tulog mo. Tapos yung passport ko, hindi ko nahawakan. Nagtatapon ako ng basura sa labas, pati ikama ko, hindi nila pinapahawakan sa akin. Na pinaka-importante pala yung ikama at saka passport mahawakan sa isang OFW, kasi mahuli ka ng pulis, diretso ka talaga sa kulungan kung wala kang ikama at saka yung passport mo na hinahawakan. Mas okay. Delikado pala yun. Kaya isasabi ko lahat-lahat sa mga naghahawak dito sa mga agency na kailangan kung anong nakalagay doon sa kontrata, kailangan ipasunod nyo sa employee na lalagyan nyo doon sa ibang bansa. Yun. Nakwento lang mo rin sa akin, Susan, tungkol doon sa plano na ibenta ka sa iba. Oo, yun. Isa rin yun na nagpadala ako sa agency ko ng naghingi ako ng tulong sa kanila na kung pwede ma'am, tulungan niyo ako kasi ibibinta ako sa amo ko, na ibinta daw ako sa ibang amo. Humihingi talaga ako ng tulong na kung pwede pauwiin niyo na lang ako. Walang sagot ng agency sa akin, kahit kaunti, kahit maliit lang na message, wala silang message sa akin. Pero hindi ko yung pinalabas ng FB. Gusto ko ipalabas ko sa kanila yung sinasabi ko, pero wala talaga sila. Pinabayaan lang talaga ako nila. Okay, Susan, ano yung nangyari sa iyo nung meron kang yung employer mo, no, may pinapipirma sa iyo? Oh, pag galing kami doon sa Polo, yung may-ari ng agency doon sa Pilipinas ay sa Riyadh. Pinapirma ako nila na ay pagka Lunes kami pumunta ng Polo, pagka Martes may pinapirma sa nila sa akin na yun nga, wala akong hahabulin dito sa Pilipinas na assistance. Tapos sabi ko, pipirmahan ko yan kung magpunta kami ng Polo. Sabi nila, sige, kung ayaw mo pipirmahan ito, pupunta ka ng pulis, ipunta kita ng pulis. Dadalhin kita sa pulis, tapos hindi ka makakaalis, dito ka na lang daw sa Riyadh. Sabi ko, walang problema yan, kung dito lang ako sa Riyadh. Yun, bumaba kami, galing kasi kami doon sa taas, may kasama ako rin na isang Pinay, na yun nga ang mag-transit sa kanila ng Arabic, na hindi talaga ako pipirma niyan. Pagka yung paalis na ako, mga Sabado ng gabi, tinawag na naman ako ng may-ari ng agency na kailangan pirmahan mo to. Agency ito sa Saudi Arabia. Oh. So Foreign Recruitment Agency. Oh, oh.
Pinirmahan ko na lang talaga kasi nagtalo muna kami mga kalahating oras. Nagtalo kami yung kasi ayaw ko na talaga pumirma kasi yun nga. Yung kasulatan na yun ay magpapatunay o na wala silang liability sa'yo. Oo. Na wala ka ng habol. Wala akong habol. Parang quit claim. Okay. Pinirmahan ko na lang yun pero may initial na linagay ko sa gitna na yo. Sige lang, okay. Yo, de. Ibig sabihin, under duress. Opo. Na pwersa ka lang na pumirma. Opo. Pinirmahan ko na lang yun kasi hindi ko yung lugar. Tapos nandoon ako sa bahay nila. Kung ano pa ang gawin sa akin, makauwi kaya ako ng Pilipinas ng buhay. Hindi kaya patay ako makauwi dito. Kaya pinirmahan ko na lang talaga para wala akong problema na makauwi ako dito ng ligtas sa Pilipinas. Buti na lang may agency ka pa. Opo. Kumpara mo doon sa iba na wala ng agency at wala nang hahabulin. Opo. So, ito po ay isang example, no? Balikan na dito. Ito po ay isang example ng mga case na nahawak natin mula noon pa na napakahirap ng mga kalagayan ng ating mga kapwa OFWs na kung saan ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa at nagkakaproblema ng ganito. Sana sa lahat ng mga ehensya ng gobyerno, sa lahat ng mga recruitment agencies, ay ma-implement yung tamang monitoring and tracking ng ating mga deployed na mga workers. Kamustahin natin sila kung sila ba ay nasa peligro, sila ba ay nasa maayos na kalagayan sa kanilang mga employer. Isa lamang po itong steps na sana bigyan ng pansin ng ating pamahalaan, ng ating mga recruitment agencies na sana hindi naman malagay sa alanganin ang mga na-deploy nating mga workers. At yun lang siguro muna at maraming salamat sa lahat ng mga tumulong para, hindi, siguro manggagaling, pinakamaganda na manggagaling kay Susan ang mga pasasalamat na sa mga taong tumulong sa kanyang pag-uwi. Handali. Okay, Susan, pasalamatan mo yung mga taong sumuporta at nagbigay ng kanilang prayers at makauwi ka ng ligtas sa Pilipinas. Isa talaga yung magpapasalamat ako sa ating Panginoon at saka yung tumulong sa akin, si Sir Frank Resma, si Angela Degenia Larong, si Sir Terso, at saka si Ma'am Rose Digol. Sir, marami salamat. Pati yung sa taga Lumad Higakit noon, salamat sa inyong lahat at saka doon sa lahat-lahat ng mga tao na nag-share sa nakalabas sa yung video ko. Salamat talaga. Yun lang po yung... Okay, mensahe mo sa lahat ng mga OFWs na nag-a-apply ngayon na nagnanais makipagsapalaran sa ibang bansa, ano yung mensahe mo sa kanila? At yung mga nandoon at nagkakaproblema at may problema katulad nung sa'yo, ano ang mensahe mo sa kanila? Mensahe ko lang sa inyo na kung magka-problema kayo doon sa ibang bansa, kailangan talaga hihingi kayo ng tulong kung sa isa na sa agency, kung ang agency rin sana yung agency na nakapa-deploy, huwag nyo pabayaan yung mga OFW nyo kasi kawawa. Ako kahapon, marami ka akong kasabay na umuwi na luhaan talaga sila kasi yung agency daw nila, isang buwan pa sila pa ang nagpamasahe. Tapos maraming mga kiss nila na mga masama talaga yung amo nila. Yung iba din na umuwi, siniswerte din sila sa amo nila. Kaya sasabi ko lang po sa mga lahat-lahat ng mga agency, sana po hindi ipabayaan yung mga na-deploy nila doon sa ibang bansa. Kawawa talaga. Okay, at dyan po nagtatapos ang ating dyan po nagtatapos ang ating panayam kay
Susan Medina Patosa ng Higakit, Surigao del Norte. Muli, Susan, thank you for at nandito ka sa opisina ko at dinulog mo yung problema. Sana ay may maitutulong pa ako sa iyo para ma-facilitate yung ma-settle yung resolution ng kaso mo with the agency, at sana kasuhan natin yung employer mo na nandoon sa Saudi Arabia. At muli po, thank you sa inyong lahat sa panonood, at mabuhay po kayong lahat.